Itlog na pula ang tawag natin sa itlog na maalat dahil sa kulay nito. Pero mga kapuso, alam nyo ba kung bakit kulay pula ito? May dalawang dahilan daw. Ang una ay para madaling makita o maipagkaiba ang salted egg sa ordinaryong itlog. At ang pangalawa, konektado sa paniniwala ng mga Chinese na nagturo sa atin kung paano gumawa ng itlog na maalat. Maswerte daw kasi ang hugis bilog at ang kulay pula. Basta sa mga ganyang preserving, marami tayong natutunan sa Chinese. Yung pag-preserve ng itlog is going to be logically attributed to them. So may dala sila, nakita nila nagustuhan, nakita nilang makakain, mapag-negosyo, kalakal. Tapos, ginawa na rin nila dito, naghanap na sila, meron namang itik. Yung sinasabi nga nila na baka yung mga itik, transient yan noon, na pag cold winter sa kanila, lumilipat sa mga places na warm until kinulture na rin natin yung mga itik. Alam nyo ba na ang probinsya ng Bulacan ang top producer ng itlog na maalat sa buong Pilipinas? Andito ako ngayon sa Pandi, Bulacan, at dito mismo sa farm na ito, merong 4,000 na itik at araw-araw nakakakuha sila ng 3,500 na itlog. Bawat isang itlog, pwede nilang gawing balot or pwedeng itlog na maalat o salted egg. Ang unang proseso sa paggawa ng salted egg ay pagkuha siyempre ng itlog. Opo. Okay. Eh, ang number one po sa paggawa po ng salted egg, hahanapin po natin yung makapalang shell para hindi ho masyadong basagin. Yun, kasi syempre, yung pagpuproseso ng salted egg, ilalagay mo pa yan sa brine, di ba? So, medyo matagal din. Ilalagay mo pa sa putek, yung mga ganyan. Tapos lulutuin pa. Ng 8 to 10 hours. Mayroon po tayong technique, yung matulis po, yun po ang nasa ilalim ng tray. Ang isang itlog po, mayroon tinatawag na air space sa loob. Uh-huh. Yun po ang dapat na nasa ibabaw. Okay, ito mukhang solid to. Ito yung ano. Ay, kuya, basag po! Ay, hindi po talaga maiwasan dahil siyempre naglalabo-labo yung itik dito. Nagkakaroon so po yan, wala na yan. Magiging ano na lang siya, doon tatakbo sa lechu plant. Tapos yung iba, mayroong kumukuha naman sa amin na ginagamang pang-ulam. Ang karaniwan pong para humalaman, yung karaniwang pagkamanipis na yung balat. Ito manipis to. Nagkakaroon na po, may edad na po yung itik pagkamanipis. Itik na 6 to 10 months daw ang edad ang pinakamaraming mangitlog. 100% daw itong nangingitlog araw-araw. Ah, so habang tumatanda yung itik, numinipis yung iniitlog niya, yung shell. Opo. Basagin na ngayon siya. Basagin na. Pagkahod sinalang sa balot, sinalang sa pulahin, hanggang pinoproseso nila yon, dumadami ang basag. Kaya... Ano po ginagawa ninyo dun sa mga itik kapag ano? Meron naman matanda na siya. Pagka ho matanda na, hindi na ho masyadong napapakinabangan, meron naman hong kumukuha rito, kung tawagin po namin ni Kals. Kakatayin naman po. Tapos yun ay adabohem. Yung mga tinatawag po natin fried itik. Fried itik, Calderitik. Gagawa tayo ngayon ng itlog na maalat. Pero bakit po may putik? Baka madumihan yung itlog. Hindi po. Kaya po may putik, doon po ang mag-hold ng asin para pumasok ang alat dito sa loob ng itlog. So ito pong putik na ito ay maalat? Opo. May halo siyang asin. Ay, oo. Parang may butil-butil ng asin. Oo. May ratio naman po siya na 50% ang asin, 50% po ang galing sa termites. Alam naman po natin mga kapuso na yung sistema ng paggawa, yung science ng paggawa ng itlog na maalat ay meron kasing pores yung itlog. At actually yung duck egg, sila yung may mas malalaking pores at mas maraming pores compared to chicken eggs. Kaya sila yung mas ginagamit pang itlog na maalat or itlog na pula. Tapos itong lupa para dito kumakapit yung asin po. Tapos at the same time ang putik meron siyang cooling effect, medyo malamig siya. So napapanatili niya yung lamig doon sa ating mga itlog na ating ibuburo. Ano po klaseng putik ito? Ay yung putik po natin ay yung gagamit po natin ay yung
lupa po ng nuno sa punso, kung tawagin po namin, sa punso. Ay, yung binabahayan po ng mga anay? Opo. Nuno sa punso? O, yun po ang tawagin namin. Sa prosesong ito, magaganap ang tinatawag na osmosis. Ang osmosis ay ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga natutunaw na molecules sa pamamagitan ng isang semi-permeable membrane. Ito ang nagiging sanhi ng pagbalanse ng concentrated solution sa dalawang bahagi. Sa curing period na ito, siguradong papasok ang sapat na alat sa itlog ng itik. After 18 days, pwede nang kunin at hugasan ang mga itlog na nabalutan ng putik. Saka ilalagay sa net at pakukuluan. Pwede na natin siyang hanguin. Yun. At kulayan. Kasi kailangan, mainit pa lang siya, ay kinukulayan na or else hindi kakapit yung kulay. Yan. Para maging itlog na pula na siya. Oh, ganda! Ganda ng kulay! Pagkatapos, isosort o paghihiwalayin naman ito base sa kanilang laki. Ito ang laki nito! Alam ko, malaki yan.